Ayan guys, ay nandito naman tayo ulit, bumalik po tayo dito sa bahay ni Ate Arlene. At para alamin natin kung ano yung mga, ano niya yung sitwasyon niya. Kasi kahapon, hindi ko po siya na-interview ng maayos. Kasi dumaan lang po ako rito. Ayan. Kaya puntaan po natin siya ngayon. At para alamin natin yung, mga, yung ano niya, yung sitwasyon niya. At anong kalagayan ng anak niya na yun. Ayan. At babalikan ko lang po kayo at mamaya. Ayan. Dito na tayo ngayon sa bahay nila. Ayan. Ayan, nandito yung mga anak niya. Ayan, isa, dalawa, tatlong anak nandito. Ayan. Ayan, tao po. Ayan, punta nandito po tayo sa ano? Sa kay Ate Arlene. Ayan, papasok na lang tayo. Ayan. Ayan po si Ate Arlene. Ayan. Di, marami kasi kahapon, ate. Marami kahapon na gustong tumulong po sa inyo kahapon at maraming gustong ano sa inyo dahil sa video na yun. Kaya bumalik po ako rito at para i-picture po yung ulit ni kalagayan ni Ate Arlene at anong sitwasyon nila dito. Ano? Yeah. And may tatanong lang po tayo kay Ate Arlene kung anong nangyari sa yung anak niya, yung sa anak niya. Yeah. Kuan gali si Elit? Teo, inborn le? Kabar ko sa si Elit, kuano? Ang mga nisisita di ustedes? Akal mga every needs, mga kusa din nisisita. Mga gata ng sa palta, mga gatas, nuway. Yeah. Mga kuan ba o, vitamin? Kaya nga, grabe naman. Hindi siya po nakikita, hindi po niya man, oh, masyadong nasisinag yung ano niya. Nasisinag yung paningin niya kasi ano, na, yung mata niya may nakadiferensya din sa ano niya, sa sakit niya. Kasi inborn po yan, inborn po yung ano niya. Yan, ganito po yung sitwasyon nila dito sa bahay. Kaya binablock ko to kasi ayan, napansin ko kasi kahapon at nakita ko at naawa ko sa ano nila, kalagayan nila. Ayan, ito po yung tutulugan nila rito. Ayan, yan po yung tulugan ng bata. Ayan, dyan. Ayan. At saka alam naman natin na medyo ano yung tinitira nila. Ito po yung vlog na ano to. Ayan, para sa bata na to ay kung pwede nating tulungan. Ayan, sa kalagayan niya. Ayan. Ang sabi po ni Ate Arlene, yung araw-araw niya po ano, yung pinakukunan niya po ng pagkain nila. Ayan. Ayun po, nagbibenta lang po siya ng mga ano ba to? Yung kahoy at para may para po mayroon silang pagkain araw-araw at saka mga kakanin. Yun, tulad kahapon na binigyan tayo ng suma ni Ate Arlene. Yun, yung mga binibenta niya at para may pangtustos niya po rito. Yan sa ano niya, sa anak niya. Kaya tinatanong ko po sa kanya yung ano po niya araw-araw na pagkain, pagkain nila. Kaya paano po silang magano? Paano po sila kumukuha? Ayan. And tingnan niyo naman po. Ayan, tingnan natin yung sitwasyon nila dito. Ngayon po, te, may bigas po kayo. Wala. 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 Ay, maghahanap pa, maghahanap po pa kayo. Tingnan niyo po. Anong laman ng kaldero nila? Ayan. Ayan, may konting kanin, mga kapatid. Anong ulam yun? Ulam. Ayan. Ang gulay niya po. Ayan. Hindi nakakalumo lang kasi, mga kapatid. Yung ganitong sitwasyon ni ate. And tapos may anak pa siya na, may anak pa siya na, may kapansanan. Tulad niyan, nahihirapan sa buhay. And, may ano po kami, okay? Hindi lang po kami magpa-promise na
maibibigay namin yung ano talaga na yung tulong natin na ngayon. Pero may mga kapatid natin dyan na may gustong tumulong po sa inyo. Di lang po kami magpa-promise kung kami. Alam natin yung mga kapatid natin na may gustong tumulong at tutulungan po. Ayan guys. Ayan, et nandito po tayo ngayon sa loob ng bahay ni Ate Arlene. Ayan. Ang sabi niya, yung mga kailangan niya dito, yun dahil sa bata, ayun. Yung kung saan ang importante lang naman po rito ay yung ano ng bata, yung pangangailangan ng bata na ito. Kasi ayan, kita niya naman, isa natutulog. Medyo ano siya, mahirapan siya matulog dito. At saka ano, yung vitamin po ng bata na to. Kasi kailangan kasi parang ano siya eh, parang medyo nasa malnutrition kasi sitwasyon nila sa kahirapan. Kaya ayan din. Kosa kalidi su nombre din. Del bata. Ah, si Janjan. Janjan apelyido jo po. Anting. Ayan po yung bata na po, yung pangalan niya po ay si Janjan Anting. At si yung ang pangalan niya po ay si Arlene na rin po, Arlene. Arlene Francisco. Ayan. Janjan. Yan. Yan. Si Arlene po yung ano. Yung bata po si Janjan. Ayan. Kung sino pong gusto mga tumulong po kay Janjan. Ayan. Ayan. Kapat, mga kapatid. And 6 years old na po siya. 6 years old. Ayan. And hindi po siya nakakalakad. Kasi may ano po siya. Inborn. Inborn po yung ano niya. Parang may syndrome siya na parang ano, yung hindi na siya makakalakad, yung panghabang buhay. Parang ganun. Kasi, nana, ano siya, nasa ano talaga eh. Ayan dyan. Sabi mo, hello. Ayan. Hindi siya mga ano. Kasi hindi siya, wala po siyang paningin. Medyo malabo. Kaya ganun. Ayan guys. Ayan. Ayan, nag-alam na naman natin yung sitwasyon ni Aunt Arlene. Ayan, yung mga kailangan niya. Yung kailangan niya lang po talaga yung ano. Yung kahit ng pagkain ng nila pang araw-araw. At saka yung pang vitamins ng bata. At nakita naman natin yung ano niya. Yung tulugan ng bata eh medyo hindi komportable. Ayan. Baka pwede natin ayusin yung ano ng bata, ay yung tulugan ng bata na yun. Kaya tingnan po natin. Hindi lang sinabi ko na kasipag sa kanya, hindi ko lang mapapromise. Basta magagawa po natin ng paraan yun para matulungan po sila sa pamilya nito. At sana marinig yung panalangin natin na makakatulong natin dito sa pamilya nila. Kaya maraming salamat po sa inyong mga kapatid. Sa mga gusto pong tumulong, ayan, pwede nyo po kaming contact. Mayroon po naman kaming contact number po dyan. At sa lagi po kami nagla-live, ayan, nandyan po naman ng lahat ng mga team creators. Ayan, lagi nakasuporta dyan. At maraming salamat din sa mga kapatid natin na mga OFW na tumutulong po sa mga ganitong gawain natin na charity works. And guys, at hanggang dito na muna yung vlog natin. At babalikan na lang po natin si Ate Arlene kung ano na, kung meron na po tayong maibibigay sa kanya. Balikan po natin, ibablog po natin ulit yung mga ano natin, mga itutulong natin kay Ate Arlene.
And guys, thank you so much, and see you guys. Thank you.